mga katata. Magandang gabi po. Maraming salamat sa mga nag-view, mga nanood ng ating mga nakarang upload, sa mga bagong subscriber po natin. Shoutout po dun sa mga nagpapa-shoutout. Basta shoutout sa inyong lahat. Binabati ko po kung meron man po kami mga kababayan dyan, mga kakilala, mga kliyente sa trabaho. Ito po sa inyong lahat. Good evening po. Ward, ma. Yung isa kong kaibigan, marami akong kaibigan, di ba? Yes, pa. Nakasalubong ko. Saan? Sa kalsada, isang araw. Mm-hmm. Hindi pa, nabisi tayo dito agad, nakapag-upload. Nakasalubong ko. Oh, yung kaibigan ko sa, oh, ba, dito ka pala. Yung kaibigan ko sa probinsya yon, nakita ko sa bigla dito. Kung ikaw, oh, bakit ka nandito? Sabi ko, di ba, naglalagay ka sa probinsya? Sumali ako ikaw sa contest. Anong contest pa? Kasi, siya talaga, yung kaibigan ko na yan, laging champion. Saan? Sa singing contest. Punta siya ng Katarman, Northern Samar, Calbayog City, Tacloban, even Cebu, mga kalapit na lugar, Burungan, karating na nga, Davao, Bohol. Champion lagi yan siya, mag-radyo, mga istahan. Laging champion siya sa ano, napakagaling kumantawan. Sobrang galing kumanta niya. Sus, wala pa gayatang, bihira mo marinig na natatalo talagang napakagaling niyang kumanta. Champion siya lagi. Kung saan saan na naimbitahan lagi. So, madalas talaga paldo kasi panalo lagi sa contest yun. Eh, nung nakasalubong ko ng isang araw, sobrang lungkot. Bakit daw? Talo daw siya. Saan? Sa contest, sa sinalihan niya. Sabi bakit ko, hindi ba napakagaling mo? Eh yun nga, sabi ko, bakit? Di ba napakagaling mo? Ikaw lagi ang champion sa ano. Magagaling baka ko ang mga nakalaban mo? Magagaling, ikaw. Pero, ginalingan ko naman, kaya lang natalo ako. Wala talaga ako chance. Ano daw nangyari pa? Eh, yun, talo nga siya. Sa contest. Ano dahilan? Bakit siya natalo? Dance contest kasi ang sinalihan niya. Singer siya eh. sa dance contest siya sumali. Talo siya. Ang asawa ng isa kong kaibigan, nakasalubong ko, nagmamadali at natataranta. Bakit? Yung asawa niya nasa abroad. At may problema sila. 'Di ba? Yung nakasalubong ko bago yan eh natalo. Ito, iba naman ang naging ano ito. Maganda naman. Pero ang asawa niya nga, ligaga. Ganito nga kasi ang nangyari. May mga kaibigan matagal na sa abroad eh. Ewan ko kung parang Macau ata siya, no? Punta. Macau? Oh, marami sa mga kaibigan, ano yun, mahilig yun sa mga sasakyan, mga muscle, mga malaking mga ano? Pareha. Muscle car ba yun? Yes, sports car. Eh, sa pagsusumikap nga niya, nagkaroon siya ng, pero hindi pa yung kamahalan na sports car, pero medyo mababang klase kumpara sa iba. Mga kaibigan niya, yun ang mga big time. Talaga mga sasakyan yun, mga mamahalin. Bugatti, Ferrari, Lambo, ganun mga sasakyan nila. Eh, one time, nagkaanuhan sila, nagkahamunan ng karira. Ang pa-premium malaki kasi siyempre ba yaman ang ano siya saling ko sa lang din naman siya masyadong mayaman pero medyo ambisyoso ang kaibigan ko na yon. May tiwala sa sarili, malakas ang drive. Ang banat niya palagi makipagkaibigan sa mga big time. Eh nagkahamunan sila ngayon ng karera. Edi ang plano nila ng karera hindi yung sa restrap, talagang sa kalsada lang. May destinasyon sila mula dito. Ang maunang makarating doon sa destinasyon na napag-usapan nila, yun mananalo. Malaking pira. Dulyar ang ano, panalo. Kung sinong mananalo, malaking pira. So, yun nga, nag-start na karira. Alam mo naman mga bigati, mga Bugatti, mga Ferrari. Boom, boom, gumagano yung makina, di ba? Paspasan. Ang Pinoy, abay, payusi-usi pa. Pinoy? Oo.
Yung kaibigan ko, pasuro sigarilyo pa siya. Ang ano niya, pinakamahina sa lahat. Ano ba sa akin niya pa? Yung Toyota na, ano, Supra ba yun? Mm. O sports car, pero di hamak na mas medyo ano siya kumpara sa iba. Pero kung sa atin, eh, big time na yun. Mm. Papay pa yung si Yusi pa, kaibigan kong Pinoy. So, may kanginan din eh. Pinauna pa, pina-under pa yung mga Bugatti, mga Ferrari. Ano nangyari pa? Nanalo siya! Bakit? Eh siya nan ay Pinoy eh, alam mo naman Pinoy. Nanalo siya, nanalo. Bakit siya nanalo? Kuha niyang premyo. Kaso, inaristo siya. Bakit? Ano nangyari? Eh di ba nga karira? Nauna siya. Ah. Oh. Paspasan eh, siyempre sa kalsada, hindi naman sa racetrack eh. Siyempre may mga traffic doon na ano. Oh, may mga traffic sa kalsada na pagdadaanan kasi kaibigan lang karira eh. Ayun, eh panalo siya, yung Pinoy. Bakit? Eh, siyempre, ang karira nila, usapang magkakaibigan lang karira eh. Hindi naman yung sa racetrack. Kung may mga madaan na may tatawid, titigil ka. Kung stoplight, tigil ka. Basta may destinasyon sila kung sino mauna siyang panalo. Panalo Pinoy. Naunahan pa niya mga Bugatti, mga Ferrari, mga big time ng mga sasakyan. Bakit siya nakulong? Ha? Eh bakit siya naan? Oo, kaya nga siya nakulong. Pero panalo siya, kuha niyang premyo. Eh ito nga, aktong, di ba, awarding, binigay ang premyo sa kanya, inaristo siya. Bakit paano nangyari? Eh di ba nanalo siya? Bakit siya nanalo? Bakit? Pinoy eh. Sa karera, panalo siya. Bakit siya nanalo eh, Pinoy tapos ano na? Eh puro, arresto. puro traffic ang dinaanan niya eh, sa karera nila eh. Eh Pinoy yun. Counterflow siya. Una siya ay lahat ng mga traffic, bye-bye. Ang mga kalaban niya ay stuck na sa traffic. Eh Pinoy yun eh. Mahilig sa counterflow. Finish line agad siya. Panalo siya. Kaya nga lang, ibawal dun sa ibang bansa kagaya ng banat dito. O, inikuha niyang preview, kulong siya. O, di ba? May natalo akong kaibigan, may nanalo naman. Yun nga lang, eh, kaya ang asawa niya, ligaga, nakulong nga siya eh. Naristo siya eh. Sa kagusto ang manalo sa counter, ang Pinoy, ganun eh. Hindi lahat ha. Ano lamang po ito? For content lamang po. For entertainment purpose lamang po. Eh, ito na. Pagkatapos doon, dumiritso ako doon sa ano, sa kaibigan kong isa. Aba eh, pagdating ko doon, nagkukwentuhan, may yung tatagay beer, itong yung pilsin ang iniinom nila, kakainuman. Eh, nahiya naman ako mag-intervene kasi kasarapan ng kwentuhan, di nakinig na lang sa kwentuhan nila. Ang kwentuhan nila ay nagpapayabangan. Kasi mga chick boy ang kasamahan niya eh. May mga tsura. Mga binata. Pero yung kaibigan ko na yon parang ano, parang medyo matandang binata na siya. Ay, hindi pa naman katandaan. Pero nasa 35, pero binata pa. Eh, sige ang tagay, sige ang tawanan, nagkukwintuhan. Ako, Ika, sabi ng isang kaibigan, lima nang naging girlfriend ko. Lahat yun. Oo, oh, lahat, Ika, yun. Nakuha ko ng girlfriend ko. Yung isa naman, ay, wala, Ika, yun. So, ko, di ko na nga ikaw mabilang, naging girlfriend ko. Sana. Lahat yun, ikaw, may biyuda, may dalaga, ngayon, lahat yun. Nakuha ko lahat yun. Natikmang ko lahat yun. Payabangan ito talaga, pare. Sana. Kalinga. Isa namang kaibigan. Sus, wala yan. Ako, pinagsasabay-sabay kong chicks ko, ikaw. Itamim yung kaibigan ko kasi kilala ko yun. Alam ko medyo thunders na yun eh. Na ano. Oh. Abay, akalain mo. Sumagot din. Hindi nagpahuli. Ano? Nagyabang din. Ay, wala, Ika kayo. Ako, Ika, lahat yan, mga ganyan, natikman ko na. Lahat ng mga babae na yan. Gulat ako eh, nakikinig lang ako eh. Ang lupit pala itong kaibigan ko. Eh, 35 na matandang binata pa. Lahat, Ika, natikman ko na ng mga babae. Yung mga sinasabi niyo, wala pa yan. Oo, sabi niya. Ano sabi? Eh, sabi ng mga ano, ay talaga, ikaw palang malupit dito. Ikaw palang pinaka chick boy dito sa ating lahat. Oo, ikaw. Natikman ko na lahat ng babae. Maliban lang sa tao. mga ayop siguro yun, ano? Siguro, tao ano pa tao lang yung natikman eh. Pinatipasan, eh, after nung nagpayabangan sila, umuwi na ako. Nakausap ko na. Usap na kami kaibigan ko. Natulog na. Inaumagahan, nakasalubong ko naman isa kong kaibigan. Marami akong kaibigan. Ilan kaya?
ay, napakarami. Kaya sabi niya, oh, paring makatatang. Musta ka? Papasok ako ng trabaho. Ang balita. Eh, ito, maganda ang business ko, ika. Oh, ay talaga. Lechon manok ang business ko, kaya lang medyo humihina nga, hindi ko alam. Nung una, napakalakas ika. Pero ngayon, biglang unti-unti humihina, nagtataka nga ako eh. Ay, bakit ka ko? Ano ang naging problema? Eh, nung ika, nung una ika, napaka lakas ng tao, pinipilahan pa nga eh. Ano daw nangyari pa? Kinalaunan daw, medyo humihina, kumukunti ang customer, kasi nalilito ang mga customer. Sa sabi presyo? Ko, bakit? Hindi sa presyo eh. Saan? Sabi ko, bakit malilito ang mga customer mo? Eh, lechon manok naman yan at masarap naman talaga, paborito ng mga Pinoy. Eh, ang sabi ika ng mga customer, minsan lasang andox. Minsan naman, lasang maliwag daw. Hindi ka, totoo. Eh, bakit nagkaganon ka ako? Di ba dapat may standard ng ano mo, ng tiplada? Oo, sabi ko, eh, yun nga ika, nalilito ang mga customer. Kaya sa kalituan nila, ang iba ay hindi na bumibili. Pagbili ka ngayong araw eh, lasang andox. Pagbili bukas, lasang baliwag. Diba, sabi ko, bakit ano bang kako ang ano mo ng lechon manok mo? Pangalan ng ano mo? Tindahan ng lechon manok. Ano daw eh? Balidox daw eh. Balidox. Kaya minsan, minsan lasang baliwag, minsan lasang andox. Nagkalo-alo na kapay. Andox, baliwag, baka naman. Balidox.